Meron ka bang pinanghihinayangan sa iyong buhay? Purihin ang Diyos sa papatapos ng buwan ng Pebrero. Pasalamatan natin siya sa lahat ng kaganapan sa buong buwan, sa mga biyaya at pagpapala, lalo na sa patuloy niyang pag-iingat at paggabay sa atin hanggang sa sandaling ito. Ganon din, pasalamatan natin ang Diyos sa mga kabutihang minarapat niyang magawa natin sa tulong ng kanyang biyaya. At humingi din tayo ng tawad sa maraming pagkakataong nagkulang tayo sa pagmamahal, sa Diyos na higit sa lahat at sa ating kapwa. Ito po ang Sister Lines ng Daughters of St. Paul. Panawagang samantalahin ang bawat sandaling pinapahiram sa atin ng Diyos upang gumawa ng mabuti ang hamon sa atin ng mabuting balita. Sinabi ni Jesus sa mga parusuyo, may isang mayaman na nakabihis ng magarang damit at pinong linen at parang piyesta ang kanyang buhay araw-araw. Nakahandusay naman sa may pintuan niya ang isang dukhang nagngangalang Lazaro. Tadtad siya ng sugat at gusto sana niyang kanin ang mumong nauhulog sa hapag ng mayaman. Sa halip ay mga aso ang lumalapit sa kanya at hinihimuran ang kanyang sugat. At namatay ang dukha, at dinala siya ng mga anghel sa piling ni Abraham. Namatay din ang mayaman, at inilibing. Nang nasa impyerno na siya, tumingala siya sa kanyang pagdurusa, at natanaw sa malayo si Abraham at si Lazaro sa piling nito. Kaya't sumigaw siya, Amang Abraham, maawa ka sa akin! Patutusan mo naman si Lazaro na isawsaw niya sa tubig ang tulo ng kanyang daliri! At paginawahin ang aking dila dahil lubha akong naghihirap sa lagablab na ito. Anak, alalahanin mong tinanggap mo na sa buhay mo ang mabuti sa iyo. At kay Lazaro naman ang masasama. Kaya siya ngayon ang nasa ginhawa at ikaw ang nagdurusa. At isapay malawag na banging hindi matatawid ang itinakda sa pagitan natin. Kaya ipinakikiusap ko sa iyo, Ama, na papuntahin mo si Lazaro sa bahay ng aking ama, kung saan naroon ang lima kong kapatid para babalaan sila upang di sila mapunta sa lugar na ito ng pagdurusa. Nasa kanila si Moises at ang mga propeta. Makinig sila sa mga ito. Hindi gayon, Amang Abraham. Kung isa sa mga patay ang pupunta sa kanila, magsisisi sila. Kung hindi nila pakikinggan si Moises at ang mga propeta, hindi pa rin sila maniniwala. Bumangon man ang isa sa mga patay. Narinig mo na bang sabihin ito sa iyong sarili o sinabi ng ibang tao? Sayang naman, hindi ko ito nagawa noon. Sayang naman, sana dati. Masasabing ang ganitong mga salita ay nagpapakita ng labis na panghihinayang sayang, mga sandali na nasayang, naaksaya, lumipas, na madalas ay hindi na natin mababalikan. Tumatakbo ang oras, lahat tayo lilipas. Sabi nga ng isang awit, minsan lamang ako daraan sa daigdig na ito, kaya anuman ang mabuting maaaring gawin ko ngayon. Sa mabuting balita, narinig natin ang kwento ng isang mayaman na namuhay sa kanyang luho at si Lazaro na mahirap, may sakit. Dumating ang araw na pareho silang dalawang pumanaw. Labis-labis ang panghihinayang ng mayaman dahil hindi na siya makakabalik sa dati. Hindi na rin niya magagawa na paalalahanan ng kanyang mga kaanak na naiwan. Wala na. Sayang. Sana noon nakagawa siya ng kabutihan sa kanyang kapwa. Sana noon. Mga kapanalig, ipinapaalala sa atin ang mga pagbasa ngayon na maging mulat sa bawat pagkakataon na ibinibigay sa atin ng Diyos araw-araw. Araw-araw, nasa paligid natin ang paanyaya ng Diyos na gumawa ng mabuti sa ating kapwa. Nariyan lang sila sa ating paligid. Ipinapaalala sa atin ng mga propeta ng banal na kasulatan ng mga turo ng simbahan ang kabutihan
na dapat nating isabuhay. Huwag nating hintayin na mahuli ang lahat bago tayo magbago at magpakabuti. Gaya ng paalala nga ng awit, o anumang kabutihan na maaari kong ipadama, itulot ninyong magawa ko ngayon ang mga bagay na ito. Nawa, huwag ko itong ipagpaliban o ipagwalang bahala, sapagkat di na ako muling daraan sa ganitong mga landas. Mga kapatid, habang may panahon pa, bumangon ka at gumawa ng mabuti sa iba. Amen. Mga kapanalig, support Pauline's Online Ministry. Subscribe, like, and follow us on Facebook, YouTube, Instagram, Twitter, TikTok, Spotify, Google, and Apple Podcasts. Maraming salamat po. At sa lahat na nag-message sa amin na humihingi ng panalangin para sa iba't ibang intensyon, asahan po ninyong kasama nyo kami sa pagdarasal na ipagkalob ng Diyos ang inyong mga kahilingan. Ito po muli si Sister Lines ng Daughters of St. Paul na nagpapaalalang walang hanggang pag-ibig ng Diyos ating panaligan, nananatiling matapat at hindi nagmamaliw magpakailanman. We are here to provide a new way of communicating and proclaiming the gospel.